Ang pagiging Kristiyano ay may iba't ibang level. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na level ng pagiging Kristiyano. Pag sinabi pong Kristiyano, ito po yung mga tao na tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Marami po kasi mga tao nagki-claim na Christian sila, pero wala pong tunay na pananampalataya. So mga kapatid, yung pagiging Kristiyano na tatalakayin po natin ngayon, ito po yung mga tunay na anak ng Diyos, yung tunay po na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po mga kapatid, simula po nung tinanggap po natin at kinilala ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, doon na po nagsimula yung espiritual na paglalakbay po natin. Ibig sabihin po mga kapatid, simula po nung nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi lang po dapat mananatili doon. Kasi po ang buhay Kristiyano, yan po ay journey. Isa po yung paglalakbay. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, dapat lumalago ka bilang Kristiyano o kaya man po nagmamature ka bilang isang Kristiyano. Hindi po siya matatapos lang sa nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Ang pagiging Kristiyano po mga kapatid, may iba't ibang level yan. So talakayin po natin, ano po yung iba't ibang level o yung apat na level ng pagiging Kristiyano? Isa-isahin po natin. Una po yung level 1, ito po yung tinatawag po natin na baby Christian. Kaya po natin tinawag na baby Christian kasi po simula po nung tinanggap po natin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay po natin, tayo po ay pinanganak po muli. Yan po yung sinasabi po ng Bible. Pinanganak po tayo sa Espiritu. So ibig sabihin mga kapatid, may bago ulit simula para sa atin spiritually. So magiging baby po ulit tayo spiritually kasi po nabago po tayo. So yung mga baby Christian po, yan po yung mga bago sa pananampalataya. Kung ikaw ay bago pa lang ngayon na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay nasa level 1 pa lang. So ibig sabihin, nagsisimula ka pa lang na mas kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. Nandun ka pa sa level na talagang parang getting to know stage. At usually mga kapatid, itong mga nasa level 1, ito yung mga excited pagdating po sa pananampalataya. Kasi nga po, bago pa lamang po sila. Gustong-gusto nila na nagbabasa po ng Bible, na nananalangin, at padalas po makikita nyo po na umaattend po yan ng church. Basta po lahat ng patungkol po sa Biblia o kaya man po patungkol po sa ating Diyos, interesado po sila. Kasi po, nagsisimula pa lang po sila na andun pa po yung excitement bilang bagong mananampalataya. So ito pong mga nasa level po na ito, ito po mga curious po sila pagdating po sa pananampalataya o kaya man po sa pag-aaral ng Biblia. Marami po silang mga gustong malaman at talagang gusto po nilang mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang po mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng yan, ito pong mga nasa level po na ito, ito po yung mga tao na hindi pa po nila ganong naisusuko yung kanilang mga buhay sa ating Panginoong Jesus. Maring meron pa po sa kanila na hindi pa po nila totally sinusurrender sa ating Panginoon. Meron pa po silang mga hindi pa po mabitawan na maaring buhay po nila noon. Kasi mga kapatid, hindi naman po bigla tayong mababago once po na nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Proseso po yan. So ibig sabihin, may pagkakataon po na medyo matagal po bago mabago yung isang tao. So sa level po na ito, dito po unti-unting binabago yung tao. Kaya lang po mga kapatid, ito po ay delikado. Kasi nga po, nalaman ni Satan na bago kang mananampalataya. So ikaw ang talagang aatakihin niya. Ayaw ni Satan na mas lumago ka pa sa pananampalataya. Ayaw ni Satan na malapit ka sa Diyos. Kaya kung mapapansin niyo po, simula nang naging Kristiyano po kayo, maraming pag-atake si Satan na ginagawa sa inyo. May mga temptation, may mga trials kayong nararanasan. So part po yan ang pagiging Kristiyano. Ngayon po mga kapatid, since sinasabi nga po natin na baby Christian ang level 1 po na ito, ito po yung gustong-gustong inaatake ni Satan. Kasi nga po, baby pa lang. Ang baby wala pa pong laban yan. Wala pa pong masyadong lakas yan. Wala pa pong masyadong alam yan. So madali niyang maaagaw muli o kaya man po atakihin itong baby Christian po na ito. Kasi nga, baby Christian pa lang. Hindi pa siya ganun kalago, hindi pa siya ganun ka-mature. Kaya mga kapatid, kung bagong mananampalataya po kayo at nasa level po kayo na ganito, mag-ingat po kayo, doble ingat po. Kasi po, doble rin po yung atake sa inyo ni Satan. Mas matindi po yung pag-atake sa mga bagong Kristiyano, sa mga bagong convert po ng mga Kristiyano. Kaya mapapansin nyo po mga kapatid, nakita nyo, mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo pero bumalik ulit sa dating buhay niya. O kaya man po, hindi na po pinagpatuloy yung pananampalataya niya. Kasi nga po, naatake ni Satan. Nakuha po ulit ni Satan. So ito pong mga nasa level po na ito, sila po ay talagang mga taga-pakinig lamang po ng salita po ng Diyos. Kumbaga wala pa po silang masyadong ginagawa pagdating po sa pananampalataya. Kumbaga absorb lamang po sila ng absorb kung ano po yung mga naririnig po nila patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. So yan po yung level 1. Ngayon po mga kapatid, yung level 2 naman po, ito naman po yung mga tinatawag natin na followers. So ngayon, dahil tumaas na yung level ng pagiging Kristiyano mo, ikaw ay talagang takasunod na ng Panginoong Jesucristo. Kung kanina sa level 1, wala ka pang masyadong ginagawa, absorb ka lang ng absorb, dito meron ka ng gagawin. Kapag nasa level 2 ka na, isa ka ng tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka lang basta umuupo doon sa simbahan at nakikinig. So mga kapatid, dito meron ka ng gagawin. Naglilingkod ka na sa Panginoon. Meron ka ng ginagawa para sa Kanya. Meron ka ng kahit papaano na role sa simbahan o kaya man po sa pananampalataya.
At higit sa lahat, mga kapatid, nagbabahagi ka na ng salita ng Diyos. Masabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, kung gusto po natin sumunod sa Kanya, kailangan buhatin po natin yung cross. So ang pagiging tagasunod po ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya madali. Ibig sabihin, meron tayong mga dapat isuko. Meron tayong mga dapat gawin para sa ating Panginoong Jesucristo. So dito po sa level na to, dito mo na pinapakita na minamahal mo na talaga yung ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. Hindi mo lang basta kilala yung Panginoong Jesucristo. May ginagawa ka na para sa Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot lang po mga kapatid sa level po na ito. Madalas po marami pong mga Kristiyano ayaw po dito. Ayaw po umangat sa level po na ito. Kasi nga po ayaw po nila nang may ginagawa. Gusto lang po nila tagapakinig lamang po sila. Nasa comfort zone lamang po sila. Ayaw po nilang maglingkod. Ayaw po nilang mahirapan. So kaya ang iba po nananatili lamang po sila sa level 1. Kasi nga po ayaw po nilang mag-upgrade. Ayaw po nilang tumaas ng level. So yung mga taong ayaw po mag-level up, yun po yung mga delikado po yung kanilang buhay. Kasi nga po pwede nga po silang atakihin ni Satan. Pero kapag nasa level 2 ka na, kahit papaano meron ka nang magagawa. Hindi ka na baby. Hindi na ikaw yung binabahagi na ng salita ng Diyos. Ikaw na yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, yung pangatlong level naman po, ito po yung tinatawag natin ng mga senior na. So pag sinabing senior, hindi po yung senior sa edad. Ibig sabihin, senior sa pananampalataya. Kahit papano, medyo matagal ka na sa pananampalataya. Kahit papano, meron ka nang napatunayan at meron ka nang nagawa para sa Panginoong Jesus. So itong level na to, kumbaga kulang pa sa'yo yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po natatapos na nagbabahagi ka lang ng salita ng Diyos. O kaya man, naglilingkod ka sa Panginoon. Sa level po na ito, talagang handa ka ng mamatay para sa Panginoon. Kumbaga, wala ka ng pakailam sa sasabihin ng mga tao. Wala ka ng ibang iniisip, kundi yung para sa Panginoon. So dito po sa level na ito, hindi ka lang basta nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dito, nag-aalaga ka na. O nagde-disciple ka na ng mga tao na maaaring bago pa lang. So ibig sabihin dito, nagli-lead ka na dito. Naglilid ka na dito para ilapit yung mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga sa school, hindi ka na estudyante, guru ka na, o kaya man mas mataas pa sa guro. Ibig sabihin nito mga kapatid, marami ka na talagang pinagdaanan bilang Kristiyano. Yung nalagpasan nyo lamang po yun, napagtagumpayan nyo po lahat ng gawa ng kaaway, masasabi na po natin na talaga na matured na kayo spiritually. So ito po talaga yung level of maturity. Talaga nagiging inspiration ka na sa maraming tao. Kumbaga po sa level po na ito, talaga makikita sa'yo yung pagiging Kristiyano na kahit minsan hindi ka pa nagsasalita. Dito halatang-halatang Kristiyano ka, halatang-halatang naki-Kristo ka. At sa level po na ito mga kapatid, talagang dito nagagaya mo na yung Panginoong Jesucristo. Kasi nga po yan ang gusto ng Panginoong Jesucristo, gayahin po natin siya. Bagamat hindi po natin siya magagaya ng perpekto, pero yung nagiging kamukha po natin siya sa kilos, sa mga pag-uugali po natin, sa mga sinasabi po natin, anuman po yan mga kapatid, pinipilit mo na maging katulad ng Panginoong Jesucristo dito po sa lupa. So mga kapatid, kaya po tayo inabot po ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo kahit dito po sa Pilipinas dahil po yan sa mga unang Kristiyano po noon na umabot po sa ganitong level. Kasi po kung di po sila umabot ng ganitong level, maaaring hindi po tayo naabot ng salita ng Diyos. Yung mga unang Kristiyano po noon, ginawa po nila yung lahat para sa Diyos. Kumbaga, handa po silang mamatay para po sa ating Panginoong Jesucristo. Binuwis po nila yung kanilang buhay. Nagbahagi pa rin po sila ng salita ng Diyos kahit nasa bingit na po sila ng kamatayan. Wala po silang pakialam. Basta po para po sa kanila, ang gusto po nilang mangyari, maibahagi po nila yung salita po ng Diyos sa maraming tao at magawa po yung kalooban ng Diyos. So yung mga tao po noon na nagbahagi ng salita ng Diyos, sa mga unang alagad pa lang ng ating Panginoong Jesucristo, sa mga unang Kristiyano noon, sa mga propeta, sa mga missionary rin po na ginamit ng Diyos para magbahagi ng salita ng Diyos, yan po yung mga masasabi po natin na talagang naandun po sa level po na ito. Talagang binigay po nila yung buong buhay nila para sa Panginoong Jesucristo. Namuhay sila ayon sa kalooban ng Diyos. Namuhay sila ng may kabanalan. So ito pong level po na ito, talagang mahirap po ito at hindi po ganun kadali. Kasi po sa level po na ito, talagang buhay mo na yung nakasalalay para lang sa paglilingkod mo sa Panginoon, para lang sa pananampalataya mo sa Kanya. So mga kapatid, bagamat nagkakamali pa rin yung mga tao, tigit sa lahat, hindi po tayo perfecto, pero po sa level po na ito, talagang yung mga tao, pinipilit po nila na mamuhay na may kabanalan at mamuhay ayon po sa kalooban ng Diyos. Nagkakamali pa rin po yung mga tao po na ito. Hindi po porkit sinasabi natin na nasa mataas na level na sila, eh hindi na po sila nagkakamali. May mga pagkakamali pa rin po nagagawa yung mga taong nasa level po na ito. Pero mga kapatid, yung pinagkaiba po, pagamat nagkamali po sila, nagagawa po nilang itama yung pagkakamali po nila. Hindi na po nila nauulit yung pagkakamali nila. Yan po yung mga matured na Christian. Hindi po yung kapag nagkamali o kaya man po may mga nangyari sa buhay, tumatalikod sa Panginoon. So hindi po ganyan yung mga nasa level 3. So sa level po na ito mga kapatid, kahit nasasaktan na po sila, kahit na-persecute na po sila, kahit nahihirapan na po sila,
imbis po na lumayo sila sa Panginoon or tumalikod sa Panginoon, mas lalo pa po silang lumalalim sa pananampalataya. Parang pako. Kapag mas lalo mo siyang pinupokpok, mas lalo po siyang lumalalim. So dapat po mga kapatid, hangarin po natin yung level po na yan. Mahirap po yan mga kapatid, sa totoo lang sasabihin ko na po sa inyo. Pero kakayanin po nating maabot yung level na yan sa tulong po ng banal na espiritu. Ang sarap pong isipin na maraming tao po aabot po sa ganitong level. Hindi lang po mananatili sa level 1 or level 2. So panghuli po at pang-apat na level na pagiging Kristiyano, ito po yung tinatawag ko po na saints. Alam niyo po mga kapatid, kung ikaw ay nananampalataya ng tunay sa Panginoong Jesucristo, matatawag ka ng saint. So lahat po tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay saints. So masasabi po natin na tayo ay yung mga binanal ng ating Panginoong Jesucristo. Pero mga kapatid, kaya ko po siya tinawag na saints kasi po ito po yung tinatawag natin na final sanctification sa theology. Ibig sabihin mga kapatid, pagdating mo na sa langit, doon na yung pinakapagiging perpekto mo. Habang nasa lupa po tayo mga kapatid, meron po mga proseso na ginagawa yung Diyos para po gawing banal tayo. Pero mga kapatid, dito po sa last level po na ito, ito po yung talagang pagiging banal po natin na perpekto. Ito po ay mangyayari mga kapatid doon na sa langit, hindi na po dito sa lupa. So ito na po yung pinaka last level ng pagiging Kristiyano. Ibig sabihin dito mga kapatid, perpekto ka na, glorified body ka na, hindi ka na magkakamali, hindi ka na mamamatay, immortal ka na. So maaabot lang po natin tong level na to kapag nag-rapture na po o kaya man po kapag kinuha na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lupa po, hindi po natin mararanasan po yan dito ngayon. Mararanasan po natin yan kapag tayo po ay naandun na sa piling ng ating Diyos. So doon po sa langit, kapag naandun na po tayo, bibigyan po tayo ng reward ng ating Panginoon base po sa ginawa po natin. Ano mga paglilingkod na ginawa natin sa Panginoon or effort na ginawa sa Panginoon, alam po ng Panginoon yan. At may mga katumbas po yan na reward. So mararanasan po natin yan doon sa langit after po ng rapture. So mga kapatid, lahat po tayo sana maabot po itong level po na ito, yung level 4 po na ito. Wag po sanang manatili lang yung iba sa level 1 and after noon mapunta pa kay Satanas. Dapat po maabot po natin itong pinakamataas na level ng pagiging Kristiyano. So nawa nga po mga kapatid, patuloy po tayo mag-level up para sa Panginoong Jesucristo kahit po mahirap. Gawin po natin yung lahat para sa Kanya dahil ginawa niya po yung lahat para po sa atin. Nawa nga po magpatuloy po tayo sa pananampalataya at hindi po tayo sumuko sa ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang po mga kapatid ang gusto kong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo.